at tagpasubaybay ng Manila City Library Facebook page. Mga bata, napanood nyo ba ang launching na Kapitan Buknoy Elisa noong January 28 at ang kwento ni Ate Annalyn? Ito ay isang tungkol sa isang tupa at lobo. Kung hindi pa, bisitahin nyo lang ang Manila City Library at panoorin. Ako nga pala si Ate Presi, ang librarian ng Manila San Francisco Friendship Library na magbibigay sa inyo ng mahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa mga plaza na matatagpuan sa tatlong distrito ng Lungsod ng Maynila. Handa na ba kayo mga bata? Tara na! Mga plaza sa tatlong distrito ng Lungsod ng Maynila. May apat na plaza ang matatagpuan sa unang distrito. Unahin na natin ang Plaza Moriones. Ang Plaza Moriones ay isang pangunahing public square sa Tondo, Maynila. Namumukod-dangi ito dahil sa naiiba nitong hugis. Ito ay isang linear park na sumasakop sa gitnang median ng Moriones Street, simula sa intersection ng Moriones at Juan Luna Streets, at magtatapos sa intersection ng Santa Maria Street. Sumunod naman ang Plaza Emilio Jacinto o mas kilalang Plaza Morga. Ang Plaza Morga sa Tondo ay pinangalan kay Agustinian Fernando de Morga na naging isang kura sa Santa Ana noong 1605. Nang siya ay bumalik sa Espanya noong 1619, naubos niya ang lahat ng paraan upang akitin si Haring Philip na muling isaalang-alang ang planong pag-abandona sa Pilipinas. Sa unang distrito rin matatagpuan ang Plaza Amado Hernandez. Sa labas ng kilalang simbahang Santo Niño de Tondo Church ay matatagpuan ang isang matandang plaza ng Tondo na ngayon ay pinangalan ng Plaza Amado V. Hernandez. Ito ay pinangalan kay Amado Hernandez dahil sa pagiging tanyag na manunulat, makata, konsehal at isang kritiko sa pamahalaan ng Pilipinas na naging rason sa pagkakabilanggo niya ng maraming taon. Si Amado Hernandez ang magandang halimbawa ng isang batang Tondo na masasabi nating maaaring sumunod sa yapak ni Andres Bonifacio. Isang tao na ginamit ang kaalaman upang malagpasan ang paghihirap sa Tondo at baguhin ang nakasanayang sistema. At ang pinakahuling plaza sa unang distrito ay ang Plaza La Liga Filipina. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng anino ng mga nagtataasang gusali ng Divisoria sa sulok ng Ilaya. Sa plaza nga na ito, itinatag ang kilusang pambansa na La Liga Filipina. Dumako naman tayo sa nag-iisang plaza na matatagpuan sa ikalawang distrito, Plaza del Fierro. Ito ay matatagpuan sa rotonda ng Gagalangin Tondo. Isinunod ang pangalan ng plaza kay Vicente del Fierro, isang kilalang mamamahayag. At narito naman ang mga ilang plaza na kilala sa ikatlong distrito. Unahin na natin ang Plaza San Lorenzo Ruiz. Ang Plaza San Lorenzo Ruiz ay isang pangunahing plaza sa Binondo, Maynila. Makikita mo ito sa hangganan ng Quintin Paredes Street sa gawing Silangan at Juan Luna Street sa gawing Kanluran. At ito rin ay kahanay ng Estero de Binondo. Ito ang plaza na nasa harap ng Minor Basilica ng San Lorenzo Ruiz na isa sa mga pangunahing simbahan ng Lungsod ng Maynila na maituturing natin na sentro ng Binondo. Plaza Cervantes. Ang Plaza Cervantes ay isang plaza sa Binondo, Maynila na matatagpuan mo rin sa hangganan ng Quintino Paredes Street sa gawing Silangan at Juan Luna Street sa gawing Kanluran. Ito rin ay malapit sa Estero de Binondo. Ito ay ipinangalan sa tanyag na manunulat ng Espanya na si Miguel de Cervantes. Ang Plaza Cervantes ay isa sa tatlong pangunahing mga plaza sa Binondo. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Plaza San Lorenzo Ruiz na nasa gawing Hilaga at Plaza Moraga na nasa gawing Timog. Narito rin ang Plaza Goiti o Plaza Lacson. Ang Plaza Lacson na kilala rin sa lumang pangalan nito na Plaza Goiti ay isang plaza sa Santa Cruz, Maynila. Ito ay matatagpuan sa hangganan ng Plaza Santa Cruz at Escolta Street sa gawing Kanluran, Carlos Palanca Street sa gawing Timog, at Carriedo Street sa gawing Silangan.
Bagaman ang plaza ay hindi itinuturing na sentro ng Santa Cruz dahil matatagpuan ito sa likuran lamang ng Santa Cruz Church, isa naman ang plaza na ito sa maituturing na isa sa pinakamahalagang mga plaza sa Maynila. Plaza del Carmen. Ang plaza na ito ay nasa tatsulok na lupain sa tabi ng 50,000 toneladang bakal na istruktura ng San Sebastian Church na itinayo sa edad ng industriya noong 18th siglo. Ang banal na ginang ng Carmelo ang namuno sa dambanang ito. Plaza Moraga. Ang Plaza Moraga ay nagsisilbing daan papasok sa Chinatown ng Binondo, Maynila. Ito ay matatagpuan sa paanan ng Jones Bridge sa kanlurang dulo ng Escolta Street. Ipinangalan ito sa isang Pransiskanong praile na si Father Fernando de Moraga. Kung hindi dahil sa praile na ito, ang kasaysayan ng Pilipinas ay tiyak na naiiba so kung ano ito ngayon. Plaza Carriedo. Ang Plaza Carriedo ay dating kilalang Plaza Santa Cruz na nasa harap ng Santa Cruz Church. Kilala rin ang Plaza Carriedo sa tinatawag nilang downtown, isang dinarayong pamilihan ng mga Manileño. At ang pinakahuli ay ang Plaza Miranda. Ang Plaza Miranda ay sakop ng Quezon Boulevard, Hidalgo Street at Evangelista Street sa Quiapo, Maynila. Ito ang plaza kung saan nakaharap ang Minor Basilica ng Itim na Nazareno, isa sa mga pangunahing simbahan ng Lungsod ng Maynila. Ang plazang ito ay pinangalan kay Jose Sandino y Miranda na nagsilbing kalihim ng Treasury ng Pilipinas sa pagitan ng 1833 at 1884. Nagustuhan niyo ba ang pamamasyal sa ating mga plaza ng Maynila? Kung nais niyo pa ng dagdag kaalaman, bisitahin niyo lang at i-like and share ang Manila City Library Facebook page. At sa ating mga mananood, isang paalala na laging magsuot ng face mask. Facial. At palagi maghugas ng kamay para iwas sakit at iwas COVID-19. Hanggang sa muli, paalam!